Hello mga kapitbahay, ngayon po dahil weekends tayo po ay magluluto ulit. Ang naisip ko pong lutuin ngayon ay yung pizza. Pero bago ang pizza, kailangan natin ng sauce. So, encourage ko po kayo na gumawa po ng homemade na pizza sauce. Ayan po. Ang aking pong lulutuin ngayon ay isa pong chunky tomato pizza sauce. Ayan. So malibit tayo magluluto ngayon tuwing weekends kasi nahirap na pong lumabas-labas ngayon. Alam niyo na po ang panahon ngayon. So encourage ko na eat healthy at saka please stay home. Yan, mga kapitbahay na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking pong channel, mangyari po sana na pakipindot na po ang aking pong channel. Ganun din po ang ating pong notification bell para sa ating pong mga susunod na video. Ayan. So tara na po. Hintayin nyo na po ako at mag-start na po tayo na mag-prepare para sa ating pong pizza sauce. Mga kapitbahay, sa paghahanda po ng ating pong pizza sauce, kailangan po natin magpakulo po ng tubig. Ilagay po natin yung ating pong nabiling o na-harvest na kamatis. Ayan po. Saglit lang po natin yung papakuluan. Okay. Makuha lang natin po yung tamang pagluluto nito. Hindi po siya dito naluluto. Kung hindi pinapakuluan po natin 'yan para po madali po natin tanggalin yung ating pong balat ng kamatis. Ayan po. Pagkatapos niyan po, ilalagay po natin sa isang malamig na tubig. Ayan po. Yung sa akin po, hindi ko na po nilagyan ng yelo. Pero malamig po yan. Galing po yan sa ref. Ayan. Makikita po natin kung gaano po kadaling tanggalin yung kanyang balat pagka malamig po yung tubig. Ayan po. Hindi po kasi natin kailangan ang balat ng kamatis sa paggawa po ng pizza sauce. Ayan. Pagkatapos naman ng kamatis po, ating pong pakuluan, ang ating pong bawang. Para ito naman po ay mabilis din natin tanggalin yung kanyang balat. Gaya po ng ating nakikita, pagkahon nyo pwede na po siyang tanggalin. Madaling tanggalin po yung kanyang balat. Ayan. Dumako na po tayo sa pagpipepera. Una, ihiwain po natin ang ating pong kamatis. Okay? Dahil ang ating pong sauce ay chunky, so medyo pa-cube po ang ating pong hati sa ating pong kamatis. Ayan. Itipitin nyo po ang ating pong kamatis. And napakapula, napakasarap po niyan pagka naluto. Ayan. Napansin nyo rin, makatas na makatas pa po. Okay. Ayan. Sunod po natin ay ang paghimahimayin po natin yung basil leaves. Ayan. Maglalagay lang po tayo ng konting basil. Pampabango po sa ating pong pizza sauce. Ayan po. So, hiwain lang po natin. I-roll po natin yan. Sabay natin hiwain para mas mabilis po ang paghiwa. Ayan, mas madali po yan na pamamaraan para paghiwa ng ating pong basic tips. Kasunod po nito ay ang ating pong binalatang bawang. Ayan po. Pansin nyo, mas madali po siyang tadtarin ngayon dahil half cooked na po siya. Ayan. Okay, ang susunod po natin dyan ay ang sibuyas. Ayan. Cube din natin po siya. Gaya po ng ating ginawa sa bawang. Ginamit ko po ngayon ay ang sibuyas na puti. Ayan po
bukas na available sa aking pong lagyan. Pwede rin po dyan yung orange at saka yung pulang sibuyas. Ayan, so maglagay na po tayo ng butter. Lulutuin na po natin. Pwede pong butter o kaya oil. Iisa po natin yung ating pong bawang sibuyas. Okay. Inuna na ko po yan dahil para bumango po ang ating pong niluluto. Pagkatapos po natin yan at pag nakita na po natin na medyo maisayos na po ang ating pong ginisang bawang, lagyan na po natin yung ating pong kamatis. Ayan. Chunky po siya. So, objective po natin dyan ay medyo maluto ng konti at maging sauce po na natin ang kamatis. Ayan, halu-haluin lang po para madaling madurog po ang ating pong kamatis. Ayan. Olive oil. Lagdagan po natin ng counting olive oil kung sa tingin nyo medyo tuyot po yung ating pong sauce. Tanggalin nyo po yung medyo matitigas na bagay na hindi natin natanggal kanina. Kagaya po nung nasa may pandang taas o yung tangkay ng kamatis. Ayan. Haluin lang po ng mahigi. Haluin ng haluin ng haluin. Ayan. Hanggang ito po ay lumapot. Pag nakita na pong lumapot yan, ilagay na po natin yung basil. Nagdagad din po natin ng asin, asukal, at paminta. Ito yung natin pong niluluto para magkaroon po ng lasa. Ayan. Nilagyan po ng asukal kasi mas preferred natin yung mga Pilipino, yung matamis, hindi po ba? Haluin ng maigi hanggang lumapot po. Patuloy po natin haluhaluin ang ating pong nilulutong pizza sauce. Ayan. Sa ating pong nakikita, lumalapot na po siya. Ibig sabihin ay malapit na po siyang maluto. Okay. Ang ating pong pizza sauce ay pinamagatang chunky tomato pizza sauce. Ayan. So, in-expect po natin yan. Ay, hindi po lahat po yan ay magiging sauce na sauce. Na yung durog-durog. Mas preferred ko kasi po yung pizza sauce na may mga nakakagat-kagat na kamatis. Ayan. So, hayaan po natin sila. At pag nakita na po natin ready, ay handa na po natin lipat sa kanyang lagyan. So, ito na po ang ating pong pizza sauce na niluto ngayong araw. Stay home po at sana po ay stay healthy sa inyo pong bahay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong pong Kuya Mel. Kuya Mel, pakisubscribe po sana po ako at pakihit po ang notification button para mapanasundan nyo po ang aking pong mga video. Salamat po sa inyong panonood.